Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin naman ang pagtansya gamit ang non-standard unit of measure. Tatansyahin natin ngayon ang haba. Bago yan, balik-aaralan natin ang ating nakaraang aralin. Suriin ang mga larawan sa bawat bilang, isulat ng angkop na komparatibong salita. Yan. Ang pinya ay blank kaysa pakwan. Magaan, mas magaan o pinakamagaan? Mas magaan. Tama, dahil dalawa lamang ang pinagkukumpara, mas magaan. Ang bundok B ang blank sa tatlong bundok. Mataas, mas mataas, pinakamataas. Tama, pinakamataas. Ang bundok B ang pinakamataas sa tatlong bundok. Ang bahay B ang mababa, mas mababa, pinakamababa sa apat na bahay. Pinaka mababa dahil apat ang ating pinagkukumpara. Si Carlo ay mataas, mas mataas, pinaka mataas. Mataas lamang dahil wala tayong ikinukumpara kay Carlo. Kapag wala tayong ikinukumpara, isa lang ang inilalarawan, mataas. Hindi natin lalagyan ng mas at pinaka. Ang tutubi ay blank kaysa ibon. Magaan, mas magaan, pinaka magaan. Tama, mas magaan. So ngayon, sa araling ito ay matututunghan ninyo ang pagtansya at pagsukat ng haba gamit ang non-standard unit of measure. Bago yan, pakinggan nyo muna ang aking kwento. Pagtansya sa Merkado ni Marife A. Abejuela. Buwan ng Disyembre, araw ng Sabado, nagpunta kami ni Nanay sa Merkado de Calamba. Magpapatahi kasi siya ng bagong kurtina para sa nalalapit na Pasko. Wala kaming panukat kaya gumamit si Nanay ng kamay upang sukatin ang haba ng bintana namin. Pansinin kung paano sinukat ni Nanay ang bintana. 8 dangkal ng kamay ni Nanay ang lapad ng bintana at 16 dangkal ng kamay ni Nanay ang nais ng haba ng kurtina. Pagpunta namin sa Merkado de Calamba ay hinanap namin ang tahian ng mga kurtina. Sinabi ni Nanay ang sukat ng kurtina sa mananahi at pumili siya ng disenyo. Pagkatapos magpunta sa mananahi, bumili kami ng saging na saba. Ilalaga ito ni Nanay upang aming maging merienda. 50 piso ang isang pili ng saging. Pumili si Nanay ng mabigat na saging. Tinantya niya ang bigat ng gamit ang kamay. Pagkatapos nito ay masaya na kaming umuwi. Saan nagpunta ang nanay at ang anak sa kwento? Tama, nagpunta sila sa Merkado de Calamba. Ano ang ginagawa nila doon? Yan, so nagpatahi sila ng kurtina. Ilang dangkal ang lapad ng kurtina? Tama, 8 dangkal ang lapad. At ilang dangkal naman ang haba ng kurtina? 16. So, di ba yung haba ng kurtina ay lampas siya dun sa haba ng bintana natin. Okay, kung mapapansin nyo, di ba, kapag may kurtina kayo, mahaba talaga ang kurtina. Lampas siya doon sa haba ng inyong bintana. Kaya 16 na tangkal ang haba ng gusto ni Nanay. Ano ang binili ni Nanay pagkatapos magpunta sa mananahi? Okay, bumili sila ng saba. Paano nalaman ng Nanay kung aling saging ang mas mabigat? Very good. Tinantya niya ang bigat sa pamamagitan ng kanyang kamay. So, hinawakan niya yung 2 piling ng saging. Tapos, pinakiramdaman niya alin ba dito ang mas mabigat para mas mabili niya yung mas mabigat na saging dahil pare-pareho lang naman ang presyo. 50 pesos ang isang piling. So, pinipili niya kung alin ang pinakamabigat sa lahat ng piling ng saging. At nung may dalawa siyang hawak, o, pinili niya yung mas mabigat, tapos humanap ulit siya ng parang mas malaki. O, yan, tinantya niya ulit ang bigat kung alin ang mas mabigat.
So ngayon mga bata, ang pagsukat ng bintana gamit ang mga kamay ay tinatawag nating non-standard unit of measure. Maaaring gamitin ang iba pang parte ng katawan sa pagsukat o gumamit ng ibang bagay, kagaya na nakikita nyo. Nakalagay dito ancient instrument. So dati kasi wala pa talagang mga panukat, ruler, medida, metro, wala pang mga ganun noon. Kaya ang mga sinuunang tao ay gumagamit ng non-standard unit of measure para malaman ang haba ng susukatin nila. Pwedeng paa, pwedeng lubid, yan, pwedeng itong arm, pwedeng kamay. Okay, o kung may iba pa, kung malalaki ang susukatin, ito yung mga gagamitin. Pero kung maliliit, pwede yung mga bagay na maliliit. So, yun natin natawag natin non-standard. Non-standard kasi, kapag iba't iba ang kamay ang ginamit mo, iba-iba yung magiging bilang dahil magkakaiba naman ang laki ng kamay. Ganun din sa paa. Okay, ano naman ang standard? Ang mga panukat na ruler, medida, metro at iba pa ay mga standard na panukat. Dahil kapag ginamit nyo ito, kahit iba't ibang klase ng medida, metro at ruler ang gamitin nyo, iisa pa rin ang magiging sukat dahil standard ang sukat nila. Ibig sabihin, iisa lang ang sukat nila. Kahit may 10 kayong ruler sa bahay at ginamit nyo lahat yun, iisa pa rin ang lalabas na sukat. Dahil standard ang sukat nito. So, gamit ang paperclip, gaano kahaba ang lapis? Bilangan nga natin. 1, 2, 3. So, tatlong paperclip ang haba ng lapis. Sinukat natin ang haba gamit ang paperclip. Okay, sinukat natin ang haba ng lapis gamit ang paperclip at ito ang tinatawag natin non-standard unit of measure. Ibigay ang haba ng bawat bagay gamit ang non-standard unit of measure. Yan, ang sinturon ay blank paperclip ang haba. So bilangin natin ang paperclip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So, ito ay katumbas ng 7 paperclip. Ilan namang pins ang haba? Ito yung mga pins. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na pins ang haba ng sinturon. Okay. So, ang lapis, itong namang lapis na to. Ang lapis, ilang paperclip ang haba niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6 na paperclip. Ilan namang pins ang haba ng lapis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so merong 9 na pins. Subukan naman natin to. Ilang cubes ang haba ng lapis? Ito yung cube natin, ha? O, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay? Ayan. Ilan namang paper clips ang haba ng lapis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6. Okay, subukan naman natin ito. Tukuyin kung ilang paper clips ang katumbas ng haba ng sumusunod na larawan. So, ito. Ilan to? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulitin natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, hanggang dito lang ha. Hindi kasama tong dalawa kasi hindi naabot doon. Kaya, 7 ang sagot. Next, ang paper, ito. Pin. 1, 2, 3, 4. 4. Okay. 4 lang. Hanggang dito. Tandaan nyo, hindi kasama to. Hanggang dito lang siya. Next yung Crayola. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 lang. Hindi kasama tong isa. Next. So naman. Ilang kaya ang paperclip? Ilang paperclips kaya ang katumbas nitong brush? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? At ito namang lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, very good. 9.
Gamit ang iba pang bagay, ibigay ang haba ng bawat bagay upang ipakita ang non-standard unit of measure. Okay, ito naman. Yung brush kanina sinukat ng paperclip, ngayon ito sinukat naman ng tansan. O, bilangin natin ang tansan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ang brush ay katumbas ng siyam na tansan. Ang pencil, ilang paperclips kaya ang haba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, very good. So, ang sobre, ilang crayola ang haba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Next. Ang relo ay ilang paperclips ang haba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Ang kahoy, ilang paper clips ang haba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yan. Gamit ang blocks, sukatin natin ang haba ng mga bagay. Ito, ilang blocks kaya ang katumbas ng lollipop? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, yan. 9 lang. Hindi kasama ito. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, 13. Next, ilang lapis naman ang haba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, itong cotton buds, ilang blocks ang haba niya? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, di ba? Napakadali lang alamin ang non-standard unit of measure ng haba. So, ngayon, sukatin ang mga bagay sa loob ng inyong bahay. Yan, gamit ang inyong mga kamay. Okay, pwede nyo sukatin ang pinto o pwede nyo rin sukatin kapag nakabalik kayo sa paaralan. Sukatin ang upuan, mesa, bintana, pisara, at dahil nasa bahay kayo, pwede niyong sukatin ang iba't ibang gamit sa bahay niyo para malaman ninyo kung ano ang haba nito gamit ang inyong mga kamay. At may apply niyo ang non-standard unit of measure. Kung wala rin kayong mga panukat, kunwari, halimbawa, nanay niyo naman ang magpapagawa ng kurtina tapos wala kayong panukat non-standard, pwedeng kamay ang gamitin. Okay? Yan. So, tandaan, ang non-standard na pagsukat ng haba ay ginagamit sa mga bagay na makikita sa ating paligid gaya ng paper clips, pins, at crayola. Maaaring gamitin ang ating paa at kamay sa pagsukat. Ang non-standard na pagsukat ay ginagamit noong unang panahon dahil wala pang ruler, medida, metro, at iba pang standard na panukat ng haba. So, to sagutin nyo ito sa inyong notebook o papel. Bilangin kung ilang paperclip ang haba ng sumusunod na bagay. Maaaring nyong i-post kung kayo ay nalilito o hindi nyo patapos bilangin. Number 1, sukatin ang haba ng lapis. O, bilangin nyo hanggang dito lang. Number 2, eto. Sukatin nyo hanggang dito lang yan. So, maaaring nyo na lang i-post ito kapag ka, hindi pa kayo tapos magbilang. Next. Number 3 and 4. And last, number 5. So, sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon tungkol sa pagsukat at pagtansya ng haba gamit ang non-standard unit of measure. Salamat!